Kanina pagpasok ko sa aking trabaho, nakita ko yung manitinda na pansit at ang daming mo ibili. Ito ang init pa nga eh. So ngayon, dahil isa to sa paborito natin mga Pilipino, yung pansit. At natakam ako. So wala pa akong kinain. Kaya ngayon ay alamin natin yung pwede ba ito sa ating mga diabetic. Gaano ba kataas yung itataas niya sa tuwing kakain tayo nito. Hindi naman ito nawawala sa mga handaan, mga birthday, kung ano-ano mga celebration. Kaya mayiging alam natin at aware tayo sa ating mga kinakain. So ngayon, bago natin kakainin ay titestingin natin ang aking sugar. Gaano kaya kataas, ano? Ang sugar ko na yun ay 128 mg per deciliter. So mamaya po, alam pagkatapos kong kainin ito, mainit pa. Ay pagkatapos kong kainin, after 1 hour, ay check ulit natin gaano siya katataas ang ating sugar. Sarap, ah. Mainit. Ang timbang pala nito ay 200 grams. After 1 hour, babalik tayo. 1 hour later. Lipas na po ang isang oras, ano? At ngayon, alamin na natin yung resulta. Pagkatapos na kainin ang 200 grams na pansit, bihon. Nabusog ako, ah. Marami-rami kasi. Napakataas, 193. So yun, napakataas. Mataas kasi yun sa carbohydrates. So yun, in moderation na talaga dapat, tikim-tikim, para hindi yung maano lang yung cravings natin. So yun po, maraming salamat po sa inyong panonood. If you like my video, please like and subscribe to my YouTube channel at pakihit na rin po yung notification bell para po ma-inform kayo sa tuwing ako yung mag-upload na aking YouTube videos. Maraming po salamat.